ramdam mo, pare, yung kagustuhan niya, yung kaitingan ng kanyang pangarap na makasungkit ng gintong medalya na iaalay siya, iaalay niya sa mahal niyang Pilipinas. Bulgar in action. Inaing ng mamamayan. Aksyon ang tubig. Kala nila, yung sonan ni Presidente Duterte, yung pinagbubunyin, yung pala, yung nakuwang ginto. Hindi. Hi, Dilin. Yes! Ha? Sa Olympic. Ako po. Yun, mga kababayan, ang malungkot na katotohanan, no? Maliit ang budget ng gobyerno sa mga atleta na magdadala ng karangalan sa ating bansa. Pero pagdating naman sa pork barrel projects, ayun, ng mga pro Duterte congressmen, pare, sobra-sobra. O, sino manuho ngayon? Maraming budget. Ito ngayon na punan natin, pare, sa mga congressman. Tuntua sila, pare. Todo epal sila ngayon. Wow! Pati mga senador, kasi mag-aan daw sila ng resolusyon para bigyan ng pagkilala ang kabayanihan at karangalan ibibigay kay Haydilin pagdating dito sa Pilipinas, no? Eh, automatic na yan. Automatic na yan, eh. Eh, lang pari, unahan sila. Unahan? Samantalang nung humihingi, nagpapasaklolo si Haydilin. Nang gastusin niya sa Japan. Support, walang pumapansin. Ay, mararamot! Ayaw mabawasan. Ayaw mabawasan yung kanilang mga pork barrel. Ano ba rin? Sa totoo. Sasabit yung mga pangalan nyo. Dahil bayanin ngayon si Haydilin, ha? Ayun ang nangingin. Sabi ni Pablo, nagtatago kayo! Nasa ba yung pagsungkit niya ng gintong medalya sa sona ni Presidente Duterte? Kaya nangyari, pare. Nasa pawa yung sona ni Presidente Duterte, ang headline sa mga payagan, radio at television, pare, ay si Haydilin. Yung sona, yung pambubulada siya sa taong bayan sa kanyang sonan. Pare, nalagay pare sa balitang bulilit. Alit talaga. Alit. Hindi napansin. Kartaso. Eh, mahilig kasi si Pangulong Duterte. Maliit na bagay yan. O, ngayon, nadali ka. Maliit na bagay yan. Makalipas ang 97 years, ngayon lang tayo nagkaroon ng gintong medalya. Ngayon, ang napuna ko lang, pare, sa Armed Forces of the Philippines. Kasi si Haydilin, hindi ko malamang nung una kung siya ay reservist na nag-active duty sa Philippine Air Force, no? Pero nag-umpisa sa saranggong airwoman yata yung tawag sa pinakamababang ranggo. Na-promote siya ng sarhento. No? Tapos ngayon, mula sa sergeant ng Philippine Air Force tungo sa staff sergeant. Wow! Oy! Isang ranggo ang itinaas. Ano na lang natin dito, bakit hindi man lang ginawang opisyal, no? Sa laki ng karangalang ibinigay sa atin, no? Magmula 1924. Buhay na ba si Enrile nung mga panahon na yon? Ginagana pang Olympic, pare, every month of July. Panganak pala siya, pare. Panganak. Okay, pare, balik tayo. No? Sana man lang, no? Ginawa mo lang opisyal. Sa laki ng karangalang ibinigay ni Haydilin sa bansa. Isang ranggo lang tinaas. Sana man lang, ginawa man lang second lieutenant. Pwede. Ngayon ang puna nga natin, si Robin Padilla, pare, saka si Metro Manila Development Authority, spokesperson na si Limpia Lago, pare, ang tatasang ranggo sa military. Wala namang pinagagawa yan. Ano? Kaya, ano ba? Legacy pa yan. Wala pa naman may bibigay na karangalan yung mga yan. Si Robin Padilla nga, hindi natin nabalita. Kasi si Robin Padilla, isa yan sa mahilig magpo-post sa social media. Hindi natin nabalita na nag-training siya. Kamukat-mukat mo. Ibinida niya, nakasoto siya ng uniform. Ang rango, pare, captain ng Philippine Army Reserve Command. Boda building pala yan, Boda building. Okay ba? Tapos ito naman, si Pialago, MMDA spokesperson si Pialago, pare. Saan rin siya, reservist din siya ng Philippine Air Force, ha? Katropa ni Haydilin Diaz, no? Nag-post siya, pare, noong February 23, 2020. Naka-uniform siya, naka-uniform, pare, ha? Para sa inyong bayan, ha? Sergeant Celine Pialago, Philippine Air Force.
Tapos, ng January 2021, ang sumunod na post niya, pare, ganda na ng ngiti, pare. Bakit humingiti na maganda? Bakit? Ika niya, I'm now a Philippine Air Force Reserve Major. Ha? Magmula pare sa rangkong sergeant. Taas ng nilundag. Kumbaga sa ano, pareho sila ni ano eh, ni Aybilin eh. Aybilin eh, no? Pareho silang sergeant, no? Lumapara na yan, ha? Tapos, ito si ano, nag-research ako kung ano nabigyan na karangalan nito sa Pilipinas, itong si Pialago eh, no? Wala pare! Yung ang patay pare, binastos pa niyan eh, yung patay. Binastos niya, anong legal? Mga kababayan, ha? Sa loob lang ng 11 months. May promotion. Magmula sa sarhento, tumalun siya sa pagiging Philippine Air Force Major. Rango niya Major. Hindi na dumaan pare, ha? Sa nakikita natin pwedeng pagdaanan ni Haydilin, bago niya marating ang rangong Major. Kasi, yung kay Haydilin, pagpalagay na yun ang tama. Yun ang tama, no? Sergeant siya. Ang susunod sa sergeant, pare, ay staff sergeant. Tama yun. Yun ang proseso. Pero kung dahil nga sa laki ng ibinigay niyang karangalan sa bansa, dapat na lang, no? Ginawa siyang official man lang, second lieutenant. Ngayon, kung gusto nila ng proseso, hindi pwede. Yan talaga proseso eh. Step by step. Bakit si Shilin Pialago, ha? 11 months? Hindi na dumaan sa pagiging staff sergeant. Ano ba yung Master Sergeant. Hindi na siya dumaan sa pagiging second lieutenant, first lieutenant. Hindi na siya naging captain. Major agad! Major problem yun eh! Sa loob pa rin ng 11 months, ha? Major agad. Major problem yan. Dapat ito ay malinawan, no? Yan, mabuti siya. Ano ang pamantayan ngayon ng Armed Forces of the Philippines para gawing opisyal? Dapat ba ay DDS ka? Kasi parang ipipirmahan eh. Affiliation. Organization affiliation. DDS. Oy. Titingnan natin paano natin ma-interview si General Arevalo ng Armed Forces of the Philippines kung bakit ganyan na naging sistema sa bigayan ng rango sa Armed Forces of the Philippines sa active duty man o pagiging reservist. Pablo Hernandez po. Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pananood, pagsubaybay sa Bulgar in Action. Hanggang sa Biyernes po, alas 4 ng alas 5 ng hapon, ang tambalang Pablo Hernandez at Danny Mario. Bye-bye! We love you! Vulgar in Action, tumatalakay sa napapanahong issue. Vulgar in Action, mapapanood sa Vulgar Facebook live streaming Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Vulgar in Action, Vulgar in Action, Vulgar in Action.